Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kaper si Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, si Angel Luxin po ay nagbigay ng 2 million. Kahanga-hanga rin itong si Angel talaga kapag ka meron tayong kalamidad, sariling pera hong pinaghirapan ay kanyang itinutulong sa ating mga kababayan bilang donasyon ho sa mga biktima ng bagyong Odette sa Visayas at sa Mindanao. Yan eh yung pahayag ni Chris Aquino, ha? Meron tayong video noon eh na si Chris ang mismong nagsasalita. Ito po, panoorin at pakinggan po natin. January, lalabas ako para sa kanya at diretso yun. Pero dahil po nakita ko ang pinagdadaanan ninyo, ako mismo ang nagsabi, sasama ko sa kanya dahil sa Dedros siya pupunta. Dahil po ang kalaban ko na kabakalan, galing na po kami sa
sabihin ang pangalan. Pero ito na po. Pwede lang po magpatulong na gusto ko pa ng personal na ako ang mag-abot. Yun po si Miss Chris Aquino, mga kaibigan, sexy, no? Sexy na naman. Eh, ang sabi niya, next year pa sana siya magsisimula, third week of January, para ikampanya, tulungan si Vice President Lenny Robredo. Eh, pero nagkataon po eh, nagkaroon tayo ng sakuna, mga kaibigan, isang kalamidad, ha? Na kailangan din nilang ipakita ang kanilang malasakit sa mamamayan. Yan ang dapat na mga presidente, si Vice President Lenny Robredo. Yung totoo, yung malasakit, hindi lang ngayon. Yung iba kasi, ngayon lang ginagawa yan dahil may eleksyon. Hindi ba? Kung walang eleksyon, di naman nila gagawin yan. Oh, birthday po kahapon pala ni Vivian Uy, ha? Belated happy birthday kay Vivian Uy. At dahil ito, may anniversary, ha? Binabati natin sa kanilang silver anniversary ngayong araw, si Ted at Susan Nunez ng Milan, Italy. Ha, congratulations sa inyong silver wedding anniversary. At para kay Vivian na nagdiriwang ng kanyang o nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Sa pinag-uusapan natin kanina, alam nyo, sabi ni Nelson Mandela, ito yung isa ring leader, ha? Eh, bagamat pumanaw na ng South Africa, ano sabi niya, fools multiply when wise men are silent. Dadami yan na parang troll, ha? Yung mga yung mga kwa na yan, yung mga hangal, ha? Mga kaibigan, kapag ang mga marurunong ay nanatiling tahimik, para din yan yung kwa ni, yung isang kasabihan na for evil to triumph is for good men do nothing. Di ba? Kamukha rin yan nung sinasabi ni dating South African President Nelson Mandela na fools multiply when wise men are silent. Ayan po. Ngayon, pinagmamalaki ng kampo nitong si Bongbong Narcos, mga kaibigan, na nagsumiti na sila ng sagot sa COMELEC, ha? Tungkol dun sa sinasabing hindi sila nakapagbayad. Eh kasi ang basihan dito nung isang abogado na dating spokesperson ng Supreme Court, eh walang record ang korte na humatol kay Bongbong Narcos. Yan ang hindi nila ipinaliliwanag. Bakit? Kung nagbayad sila ay walang kopya ang korte, sapagkat isusumiti mo dapat 'yan sa korte, 'di ba? Na nakapagbayad ka na base sa ginawang hatol
ng hukuman. Ha? Ngayon, pinagmamalaki nitong abogado ni Bongbong Marcos na sila'y nagpresenta ng certification of payment sa Bureau of o yung kanilang ipinresenta nila yung certification na sila'y nagbayad sa BIR, ha? Bureau of Internal Revenue, ha? Patungkol doon sa sa hatol ng hukuman. Ayon sa abogado, pinakita niya yung BIR certification na natanggap, ha? Ng BIR yung kanilang apat na pagbabayad December 27, 2001 mula kay Marcos na nagkakahalaga ng 67,000 ang liit lang ano 137.21 at pinakikita po ang mga resibo na si Marcos ay nagbayad ng 3,172.48 para sa taong 1982 at 8,788.13 1983. 5,000 naman 925.57 for 1984. Ha? At 49,251.09 for 1985. Ayon sa mga resibo, si Marcos ay nakapagbayad ng kabuuang 13,137 pesos and 27 centavos ng deficiency income tax. At kuan ho, yung fine, ha? Multa na 36,000 at yung surcharge na 18,000. Ang sabi ho nitong ang sabi ho dito sa balita ha nitong abogado ang certification supposedly ay nagpapakita na nagbayad si Marcos sa lahat ng kanyang deficiency taxes kasama na ang interest ha. It has been paid. Oh, nabayaran na niya yan. At we owe nothing to the government. Wala kaming atraso sa gobyerno. Ha? There is no greater authority when it comes to ITR than the BIR. Pero dinagdag niya na ang BIR certification invalidates claims. Ito raw ay nagpapabaliwala sa mga petitioner sa sinasabi ng mga petitioner na nagsumite sa COMELEC ng certification from the Quezon City Regional Trial Court 105 at sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City stating na nasasaad na wala silang kopya ha o records ng pagtupad ni Marcos sa hatol sa kanya. Dahil nag-issue ang RTC Branch 105 ng Quezon City ng certification na may petsang December 2. Ito lamang 'yan na nasasaad na no record on file. Walang record sa kanilang file of compliance ng pagtupad sa pagbabayad or satisfaction of the decision o na nasunod yung decision dated July 27, 1995 or the CA dated October 1, 1997. Kahit pa ho nabaliktad yan o nabawasan yung sintensya nawala yung parusang kulong, tuloy pa rin ang
desisyon dun sa pagbabayad, pinagbabayad, di ba? Pero itong Office of the Clerk of Court noong December 14 ay nagpalabas ng hiwalay na certification na per verification with the records on file, this office has no record of any compliance payment of fine in the 4 criminal cases against Marcos. At tinanong ng mga reporter, ha? Paanong naging posible na ang korte ay walang record, ha, ng pagbabayad niya ng multa? Yun, ha? Paano nangyari yun na mayroon kang ipinapakita ngayon na BIR? Pero bakit ang korte ay walang record, ha, na nagbayad ka? Oh, mga kaibigan, hindi ho nakasagot yung abogado, este abogado ni Tumbong Marcos, mga kaibigan. Ha? Hindi niya sinagot. Ha? Hindi raw siya makakasagot. Hindi niya raw masasagot ang korte. Hindi siya makakasagot para sa korte. Ibig sabihin niya, dapat korte tanungin mo? Hindi eh. Dapat yung compliance o yung pagtupad mo sa hatol sa iyo eh alam ng korte, di ba? Bakit walang record ang korte? Yun ang issue ron eh. Ngayon, ha? Sinabi pa nitong si nitong abogado ito, ha, ang pagyayabang nila. Their defense filed through a memorandum by Estelito Mendoza. Ito yung magaling sa... Oko, talaga magaling na abogado ito kasi alam nyo naman sa legal profession eh. Ang tinatawag na magaling dyan, yung magaling umareglo, di ba? Gumapang. Kailangan eh, mga manggagapang. Ang abogado mo para sumikat ka, manggagapang ka. Ngayon, ito sabi, petition sinadya raw nila na hindi ipakita yan, ha? Para daw, meron silang sinabi nun eh, na sinadya nilang hindi ipakita yung ebidensyang hawak nila na nagbayad daw si Bongbong. Bayad daw, ha? Pero ito ay kailangan pang madetermine. Dapat masagot yung tanong, kung talagang nagbayad kayo, eh bakit wala ang kopya na nagbayad kayo dun sa korte na humatol sa inyo sa RTC ng Quezon City. Dahil kung nagbayad kayo, dapat may kopya sila. Hindi ho ba? Ngayon, ito ang pinakamalaking katanungan natin. Halimbawa, granting for the sake of argument. Ako po hindi abogado, ha? Bilang isang karaniwang mamamayan, ito ang tanong ko, mga kaibigan. Granting for the sake of argument, halimbawa, nagbayad nga sila. Ha? Halimbawa lang, una, walang record ang korte, pero ipalagay natin na totoo nga yung nakapagbayad sila. Baka sa rekto lang pinagawa yung certification na yan, eh, mga kaibigan. Eh. Ngayon, eh kasi ngayon, busy election eh, di ba? Mahirapan silang habulin. Ngayon, ito ngayon ang tanong. Ang tanong ko, kapag ba sinabing nagbayad ka, ha? Nakapagbayad ka o natupad mo yung pagbabayad mo sa ipinataw sa yung parusa ng hukuman, nabubura ba yung accessory penalty? Ano yun? Yung hatol, yung kasamang hatol sa kanya na siya ay hindi na muling maari pang makahawak ng anumang pwesto sa gobyerno habang buhay. Yung perpetual disqualification, ha, from holding any public office dahil nakapagbayad ka?
Nabura na ba yung accessory penalty na yun? Hindi po. Mga kaibigan, ha? Yun ngang halimbawa, binigyan ka ng pardon, di ba? Halimbawa, sa isang kasong karaniwan, nahatulang ka. Katulad si Erap, nahatulan yan eh. O, na-convicted yan sa kasong may kinalaman sa moral torpitude. Di ba? O, binigyan ng pardon, mga kaibigan. Ibig ba sabihin hindi na siya kriminal? Ha? At yung bang karapatan mo na muling makahawak ng pwesto, yung iyong civil and political rights, ay automatic ba na ibalik sa'yo kung ikaw ay nabigyan ng pardon? Hindi po. Unang-una, kaya ka binibigyan ng pardon, para saan yung pardon, mga kaibigan? Hindi para mabura ang kasalanan mo. Ha? Nananatiling nagkasala ka sa batas sa kasong nahatulang ka, mga kaibigan. Ang pinapardon lang sa'yo ay yung pagkakakulong. Oh, pero yung hatol sa'yo, ha, na ikaw ay nagkasala sa batas, hindi ho nabubura yun. At pangalawa, para lamang mawala yung sinasabing disqualification, yung hindi ka na pwedeng bumoto at makaboto, para lamang maibalik sa iyo yun o ma-restore yung iyong karapatan na yun, kinakailangan sa pardon ay nasasaad na maliwanag na nakasulat na ibinabalik sa iyo ang iyong karapatang muling makaboto at maiboto. Yun nakalagay sa batas na it must be expressly remitted in the pardon. May batas yan, mga kaibigan. So, kahit pa sabihin mo, nakabayad ka, tatanggapin natin muna ngayon sapagkat ito ay ide-determine pa ang authenticity, ha? Nitong ipinipresenta nilang ebidensya, kailangang malaman kung ito'y authentic, kung tunay ito at hindi ito pinagawa nila sa rekto, mga kaibigan. Hindi ba? Oh. Pero ipalagay natin, sandali, na nakapagbayad nga. Hindi ibig sabihin, burado na rin yung accessory penalty, ha, na ang isang nahatulan sa kasong may kinalaman sa moral torpitude ay hindi na maaring humawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Ha? Hindi na babago yun, mga kaibigan. Oh, meron bang pardon si Bongbong Marcos? Napapardon ba itong ganitong kaso? Ha? Sa tax case, mga kaibigan? Oh, pinardon ba siya para ma-restore yung kanyang karapatan na muling makahawak ng tungkulin sa gobyerno? Mga kaibigan? Wala eh. Pakita nyo yun. Pinagmamalaki nila, hindi namin na niya, sinadya namin ngayon na ipakita ito para, gugulatin pa eh, yung mga tao eh, ha? Mga kaibigan, para daw, mapahiya, yun ang ibig nila sabihin, yung mga naghain ng petisyon, ha? Sabi nga eh, bilang sagot daw nila sa mga petitioners na nagpapakansila ng kanyang certificate of candidacy. So, ang issue is, halimbawang nakapagbayad ka, hindi naman burado eh. Ha? Yung sinasabing perpetual disqualification eh. Mga kaibigan eh. Hindi naman nabubura yung kung
sinunod mo lang yung utos ng hukuman na pagbayarin ka. Diba? Oh, eh dami niyan, di sinusunod yan eh. Si Erap, si Bong Revilla, diba? Pinababalik kay Bong Revilla, kalain ninyo. Hindi convicted si Bong Revilla, pinawalan sala, pero pinababalik sa kanya yung ninakaw. Ibalik mo yung pera, pero ikaw ay hindi man darambong. Hindi siya na-convict, na-convict lang yung si Napoles, tsaka yung namatay na, na kanyang kuhan, baka pinatay pa yun eh. Ha? Si Cambe, yung chief of staff dati ni Bongbong, ni Bong Revilla. Pagka may Bong, no? Parang sabit lahat, no? Bongo, Bongbong, Bong Revilla, mga kaibigan. Puro Bong yan, ha? Oh, sinasabi lang natin. Eh kaya huwag nyo ipagmalaki. Kahit pa kunya-kunyarian lang, naniniwala tayo sandali na nagbayad kayo. Eh pero hindi ibig sabihin, burado na yung disqualification labang kay Bongbong Marcos. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, bago tayo matapos ay babati lang tayo sa mga taga-subaybay at taga-pakinig natin. Ano ho? Si Rodel Ramones Ferdinand Cielo Nanette Abonite ng Camarines Sur ay binabati po natin. Ano ba itong lumabas na ito? Hindi ko mapatay, matanggal ah. Ah, paano ba inaalis ito? Ito, sandali lang ah. Si Rudy Salvino ay binabati rin po natin, mga kaibigan. Si Mr. Renan Poot ng Bay Area sa Northern California ay binabati rin po natin. Francis Morales Banta ng Antipolo City, Abel Pelayo ng Legazpi City, Christy at Rina Basilio, Albert Pasyon ng Mississauga, Ontario, Canada, Hill Ilag at August Bartolome ng Buena Park, California, Engineer John Tiongco ng Los Angeles, California, si Mary Jo Aguilar Quijano, Jose David, Paul Almen, Aren Mayla ng Barcelona, Spain, Nina Corrales ng Cubina, Alma Presnillo ng London, United Kingdom, Glenn Bacus ng Cebu, Claudette Yuste Marcelo, Maria Lourdes Quintos, Marilu Arnante Villanera, Beck San Pedro, Anli Bering, Josephine Corpus ng The Netherlands, Lloyd Dasa ng Hong Kong, Mimi Vasallo, Kagawad Elena Eliasar Calunsag at dating Chairman Boy Calunsag ng Santa Mesa, Manila, si Banjie Flores ng Kawasaki, Japan, Nicanor Jacinto ng West Virginia, Nixon ng Torres at Mary Jane Molina ng Queens, New York, Norma De Rosas, Emma De Rosas, Marites Pahar ng Switzerland, si Lina Flor Lansang ng Roma, Italia, Lina Pasyon, Maria Dolores Santos ng United Kingdom, Herman Perez ng Duba, Kingdom of Saudi Arabia, Jomar Apolinar ng Laguna, Evelyn Sanchez ng California, Max Dakaya ng Victoria, Australia, si Lilian Salvador, Marieta Aniban Cuanico, Reden Santa Maria,
at ang kanyang pamilya sa Toronto, Canada. Genesis Renante Maria Fatima Ocampo ng Israel. Si Adelaide Dagana ng Alberta, Canada. Leticia C. Si kaibigan natin, ang veteran reporter na si Joey Rebate. Si Regina ng Saskatchewan, Canada. Si Neria Soliman at Doc Tito Soliman ng Sydney, Australia. Anita Hapon, Raquel Del Rosario Lumasak ng Dubai. Hill Garcia ng LA. Si Boy Christie ng Las Vegas. Ginoong Lamberto ang Bilao Fajardo ng New York. Ang ating kaibigang Hector Ponasier, Boji at Weni Hoya ng California, si Divine Michel, Tess Coracho, Lawrence MN, Dan Macalinaw, Cherry Ocampo Cruz ng California. Isa pong kamag-anakan natin yan, Lapid, doon po sa California. Si Greg Belus Jr., sina Joel at Lourdes Baltasar Cruz ng San Diego, California. Ang ating mga katropa, Rosita DC, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Eric Partosa ng Reno, Nevada, Noli Vibar, Susana De Los Santos, Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, Ella Samson Albiar, Yula Sotelo, June Gases, ng bandang Abracadabra na nasa Guam, Walden Kihan Berry ng Guam at ang kanyang pamilya na pawang mga musician. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy. Si Jeff Ramos, Louis Bay, Archie Pilla, Edwin Javier, Meganel ng Sydney, Australia. Si Ben, Tessie at Aldrin Cortez ng Tondo. Jesus Cuba, Elmer Catulin, Joey Arrejola, Efren Pabon, Irineo Lagana, Larry Susulin, Susan Lorenzo Tenco, Carlo Marasigan Sr., Nelson Beblanyas, Reggie Marquez, ang kaibigan nating Rudy Santos ng bandang Horoscope, Paulino De Jesus Jr., Flor Delisa Ramirez, Sandrex Sandoval, Rogelio N. Tabuzo, Reddy San Miguel, Neil Pagaduan. Ano kaya ni Neil si Louis Pagaduan? Yung veteran radio and TV personality na pumanaw na. Nakasama ko yun sa NBC. Yung istasyon ngayon na nabili nito si Kibuloy, na bumaboy kay Kristo. Si Chai Mids, Mercy Barrera, Olga MC, Jomar Britanico, Leds Chulbo, ng isang musician din ito. Si Paul Gupit, Elby Angkianco Escobar, Victor De Los Santos, Cesar Balmaceda, Yusimo Garcia Rodriguez, Baldo Maylambing Sadulo, CMG Bakuran ng Bahrain, Ernie, iniwalay niya pa, no? Ernie yun pinag-iwalay niya, ginawa niyang Er at saka Ni. Michael De Grano, Mon De La Fuente, Greggy Punay, ba si Greggy Punay? Balara. Si Ricky Arlan ng Cavite, si Let Junyo, Jermaine Isidro Aguila, Nixon ng Torres. Nabanggit na natin si Nixon.
Jaime Fabregas ang ating idol, ho. Alam niyo ba si Jimmy Fabregas, mga kaibigan? Hindi lang ho magaling na actor yan. Iyan po ay musician. Alam ba ninyo nung ako'y nagsisimula, ha, hindi ko pa kayang pumasok sa mga bar para makainom ng isang inumin para makinig ng music nung martial law. Ha? Napapanood ko yan, no? Diyan sa Pension Pilipina, sila tumutugtog nun. Ha? Grupo, mga kaibigan. Pension Pilipina, diyan po yun sa may, kwan, eh, sa may tapat ng Department of Justice sa George Bocobo. Yung kanto na yun, may isang kalye ron. Nalimutan ko ano pangalan nun. Yung katapat nun, eh, Barrio Fiesta. Pero wala pa yatang Barrio Fiesta nun. Yung Pension Pilipina, ang may-ari nung ano yung pension house yun, eh, sa ibaba. Ha? Yung pinaka first floor. May-ari nung, di ako nagkakamali, si Justice T. Hanky. Si June, nabanggit na natin si June. Si Marisa Manukom, ano to, si Bas Jimmy Cuevas, yan. Helen Ramos, Corazon Chu, Jeffrey Espinas Siaw. Eh, sinisilip ko sila nun eh, oh, kasi salamin yun eh, yung Pension Pilipina nun eh, kantong-kanto yun eh, sa mi George Bocobo. Si Frank Francisco, Salud Noblesa, Alejandro Fernando, Leticia Bisbal Gutierrez, Johansen, si Nomar Chavez, Jessamine Aragon, David D, Leonor Corata, si Connie Gengnagel, Rafael Bernales, anito, Ed Yumul Casquejo, ha? Froilan De Lima Mauricio ng Vancouver, si Enrico Asuncion, happy birthday daw kay SPO4 Bugoy Paterno ng Manila's Finest. O, happy birthday, ha, SPO4 Bugoy Paterno. Si Tommy Jose, si JR Madrigal ng Southern California, si Gigi, Ramon Mira, Honorio Reyes, Eli Marullo ng Italy, si Minda Ballestagahe ng Rome, Italy, si Mar Mangalos Lansangan ng Milan, Fernando Nicolas, Peter Lee ng Australia, Ed Bernardino, Pedge Iwamoto, Lloyd Daharuda ng Hong Kong, Chopilo Santiago, Francia Morales ng New Jersey, Armando Eluna, Miguel Reyes, anito, nanonood siya from Chula Vista, California. Pinababati niya ang kanyang mga kumpare, Danny ng Ontario, Canada, Popoy ng Cavite, at Potpot ng Elk Grove, California. Ano kaya ito ni Sarah? Sarah Jane Potpot, ha? Si George Abugade, si Ernesto Barra, yan, Teresita Dungka ng Hong Kong, Neng Sil, Alfred Manlapas, Maribel De Vera, Victor Solis. Alam niyo yung survey? Pag ako, ha? Kung ako pala. kung ako, ang nasa Comelec o kaya nasa Comelec lang, pwede ito eh. Pagbabawal ko na yan. Mas malaking krimen ang ginagawa niyang survey na yan eh. Nagpapayaman sa kawalang hiyaan, mga kaibigan.
para impluensyahan ang desisyon ng tao. Huwag kayong maniniwala dyan. Sila yumayaman. Di ba? Limpak-limpak ang nakakamal niyan sa survey. At ang survey, huwag mo nang asahang mag-iba-iba yan. Sindikato na yan eh. Magkakaugnay na sila eh. Kasi para maging makatotohanan ng panloloko, kailangan sa kanila orkestra. Di ba? O, isang kumpas lang, mga kaibigan. Pag nagkaiba-iba sila, mabubuko sila ng tao. Di ba? So, ginagawa nila, sindikato, yung survey. At kung congressman naman, ba eh, gagawa ko ng batas. Gawing krimen, yan pong mga nagsasasurvey. Sapagkat malaking krimen yan sa sambayan ng Pilipino eh. Isipin mo, tatarantaduhin mo yung isip ng mga tanga, ha, na maniniwala sa inyo para mapabor doon sa nagbayad sa inyo. Di ba? O, ano tawag mo ron? Di ba mas mabigat na krimen yan? Mas karumal-dumal yan kesa ano pa mang krimen. Kabayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Mapapakinggan po tayo sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong FB Live, mapapanood tayo simula po ng alas 10 ng gabi hanggang kung anong oras po matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Celia Palmores! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na